Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Alright, so kamusta po kayo? Okay, so medyo matagal tayong hindi nakapag-live. Pero purihin po ang Panginoon dahil andito muli po tayo. Okay, at andyan po ulit kayo na makikinig, okay, ng salita ng Panginoon. Alright, so meron tayong babasahin dito. Okay, so nasa Mark chapter 6 verse 30. Ayan, so yun dito. Sa Mark chapter 29 pala. Mark chapter 6 verse 29 to 44. Alright, so basahin ko po. Kung may Bible po kayo, pwede nyo po akong sabayan. Okay. And when his disciples heard of it, or verse 30, and the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done and what they had taught. Verse 31, and he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by sheep privately. And the people saw them departing, and many knew him, and ran foot better out of the cities, and out went them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were a sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. Verse 35, and when the day was now for a spent, his disciples came unto him and said, this is a desert place, and now the time is far past. Verse 36, send them away that they may go into the country around about and into the village and buy themselves bread, for they have nothing to eat. And he answered and said unto them, give ye them to eat. And they say unto him, shall we go buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? And he said unto them, how many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they say sat down in ranks by hundreds and by fifties. And when he had taken the five loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and brake the loaves and gave them to his disciples to sit before them, and to the fishes divided he among them all, and they did all eat and were filled. Verse 43, and they took up 12 baskets full of the fragments of the fishes, and they that did eat of the loaves were about 5,000 men. Alright, so makita natin sa English, okay, na merong 2 isda at 5 tinapay. Okay, so gusto kong ipaintindi sa inyo through Tagalog. Okay, sabi dito sa Tagalog version, which is the reference lang po ito, okay, at gusto ko lang po ipaintindi ng maayos po sa inyo, okay, through this Tagalog version. Okay, sabi dito sa verse 30, at ang mga apostol ay sama-samang nagtipon kay Jesus at ibinalita sa kanya ang lahat ng kanilang mga ginawa at lahat ng kanilang mga itinuro. At sinabi ni Jesus sa kanila, halikayo kayo lamang patungo sa isang ilang dako na magpahinga kayo sandali. Okay, dahil sa sila na dumarating at sila na umalis ay marami at wala silang pagkakataong kumain. Okay, so makita natin dito, okay, na ang Diyos ay yung mga kasama niya ay nagsama-samang nagtipon. Okay, at binalita sa kanya lahat ng kanilang mga ginawa at lahat ng kanilang mga itinuro. Siguro sila po ay kakatapos lang mag-share ng Word of God. Okay? At sabi ng Panginoon, okay, magpahinga kayo sandali.
dahil sila na dumarating at sila na umalis ay marami at wala silang pagkakataong kumain. Okay? So, pwede kasing dito ay yung mga disciple niya ay walang makain, okay? And this time, okay, or ito sa time to, okay, may mga taong possible na pwedeng pakainin, okay? After sila mag-share, okay, ng word of God, okay, kasi dahil madaming tao, okay, sila ay nag-share, at the same time, ang Diyos ang nagsabi na pakainin na rin, okay? Sabi dito, sa verse 33, at nakita ng napakaraming tao na kanilang pag-alis, at marami ang nagkakilala kay Jesus, at sama-sama silang tumakbo mula sa lahat ng lungsod patungo roon, at sila ay naunang dumating kaysa sa kanila, at sama-samang lumapit kay Jesus. At paglunsad ng Panginoon, nakita niya ang lubhang napakaraming tao, at siya ay nahabag sa kanila sapagkat sila ay katulad ng mga tupang walang pastol. Okay? At sila ay sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Okay? At pagkalipas ng maraming oras, lumapit ang Panginoon ang kanyang mga alagad sa kanilang at kanilang sinabi. Ito ay ilang dako na lumipas ng maraming oras. Paalisin mo na silang upang sa kanilang pagpunta sa mga karating po at sa mga nayon ay makabili ng mga tinapay para sa kanilang sarili sapagkat sila ay walang anumang makakain. So ang Diyos, okay, nakita niya na walang makain yung mga tao. Okay? Verse 7, subalit siya ay sumagot sa kanilang sinasabi, bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang makabili ng halagang 200 dinaryong tinapay upang mabigyan sila ng makakain? Ngunit sinabi niya sa kanila, ilang tinapay ang mayroon kayo? Umalis kayo at tignan niyo. Nang nalaman niya nila na kanilang sinabi, 5 tinapay at 2 isda. At sila ay inutusan niya upang paupuin silang lahat ng pangkat sa luntiang damo. Kaya sila ay umupo ng ayon sa mga hanay ng 150. Nang nakuha niyang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay. Okay, merong may dala or bata, I think bata ata yun, okay, na merong dalang 5 tinapay at 2 isda. At ang Diyos ay kinuha niya yun, at siya ay tumingala ang Panginoon sa langit. At anong nangyari? Okay? At ang 2 isda ay ipinamahagi niya sa lahat. At sila ay kumain at nabusog. Ibig sabihin, ito po ay nagdumami. Okay? Nagkaroon ng himala. Ang Diyos ay gumawa ng kapangyarihan. Okay? Kanilang pinulot ang mga pera-peraso ng tinapay at mga isda. Wow! At napuno ang 52 bakol at ang kumain ang mga tinapay ay halos 5,000 lalaki. Okay, umabot ng 5,000 plus ang nakakain, okay, na ng 5 tinapay at 2 isda. Okay, as you can see, nung time ng Panginoon ay gumawa siya ng himala. Okay, ilan lang ba yung pagkain nila nung una? Actually, nagtataka yung mga disciple niya eh. Na paano papakainin yung 5,000 plus na tao? Eh, wala naman tayong resources. Okay? Wala naman tayong dalang pagkain. Siguro yung iniisip. Pero ang Diyos sabi niya, kuha kayo. Okay? Okay, at meron silang nakita na merong may dalang may baon na 2 isda at 5 tinapay. At kinawa nyo yun at biglang dumami. Paano yung dumami? Dinaya ba nila? Hindi. Okay? Ang Diyos ay gumawa ng himala. Pinadami niya yung 2 isda at 5 tinapay. At anong nangyari? Okay, yung 5,000 na lalaki ay napakain ng Panginoon. Okay? So, kung makita natin doon ay napakaganda, okay, ng kwento. Okay? At ang Diyos ay gumawa ng himala. Okay? At yung mga tao, siguro may mga gutom, walang pagkain, walang pera,
ay nakakain sila. Ang Diyos ay concerned po sa atin, especially ang ating kaligtasan. Naisip nyo ba na time will come, paano pag namatay ako, saan kaya ako mapupunta? Naisip nyo po ba yun? Sa impyerno kaya mapupunta o sa langit? Ang Diyos po ay andyan para sagutin yung tanong na yun. Okay, na iniisip natin, nasaan ako mapupunta pag namatay ako? Okay? Ngayon mismo ay malalaman mo. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kung ang Diyos, okay, ay pinakain niya yung mga tao through sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang himala. Ngayon din, malalaman mo, okay, ang kaligtasan. Okay? Dahil merong nakaabang sa atin na impyerno, dagat-dagat ang apoy. At forever na tayo dun kapag tayo ay namatay dito sa mundo. Dito sa mundo, temporary lang. Lahat ng gamit na natin nakikita, okay, ito po ay temporary lang. Time will come, ito po ay mawawala. Okay? Tayo ay mamamatay. Okay? At saan tayo mapunta pag namatay po tayo? Pag tayo po ay namatay, ang punta po natin ay sa impyerno. Bakit? Kasi sabi sa Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat ng mga makasalanan ay hindi makakaabot sa kaulatian ng Panginoon. Eh bakit mga kasalanan? Kasi lahat tayo mga kasalanan. Eh, ako mabait naman ako, gumagawa naman ng mabuti. Romans chapter 3 verse 10, As it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid kahit isa, kundi ang Diyos lang ang perfect dito sa mundo. Okay? Eh, paano ka makakaligtas? At paano ka nakakaalam na merong impyerno? Nasa Revelation 21:8 po yan. Na, sabi doon, lahat ng mga kapatay ng tao, sumasabog sa Diyosan, at especially yung parang konting kasalanan lang. Pero ito ay kasalanan na po. Malaki man to or maliit, kasalanan na po ito. Okay? Sa mata ng Diyos, kasalanan na. Okay? Nasabi doon, lahat ng mga sinungaling ay mapupunta sa impyerno. Sa dagat-dagat ang apoy. Isipin nyo na yung dagat ay apoy. Na kapag ako ay namatay, ay mapupunta ako doon. Napakahirap po doon sa impyerno. Sa impyerno ay meron na namamatay. Sa impyerno ay napakainit. At forever na tayo doon. Kung dito nasusulusan na natin, kaya nating mag-electric fan, mag-aircon, bili tayo ng aircon, mag-paypay tayo, pero doon sa impyerno, wala na pong paypay doon. Habang buhay na po tayo doon. Hindi po ito biro, kasi nasa Bible. Nasa Bible po ang katotohanan. Ako natutuwa ako kasi meron akong Bible. I have Bible na nagsasabi ng totoo. At ang kailangan lang natin para tayo po ay maligtas. Sino? Sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Ang Diyos lang po yung daan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Ang Diyos po ang magliligtas po sa atin sa impyerno. Maniwala kayo hindi, kailangan nating maniwala. At merong advantage kapag tayo po ay naniwala na merong impyerno sa langit at merong Panginoon na magliligtas sa atin, what if totoo? Ay liligtas tayo sa impyerno. Pero pag hindi ka naniwala at naging totoo, sayang. Libre pa naman ito, walang bayad, wala kaming kukunin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya sa Panginoon. Romans 10 verse 9 to 10. Okay? Sabi doon, if you confess with the heart or kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, ng taos puso, okay? Ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw po ay maliligtas. Thou shalt be saved. Okay? Ang kailangan lang natin, okay, ay ang Panginoon. Meron kaming prayer kung gusto mong maligtas. Susunod niyo lang po sa prayer. Pero sa prayer na ito yung paraan. Hindi ito yung magliligtas sa inyo, kundi ang Diyos yung magliligtas po sa inyo. Blinded tayo, hindi natin alam yung mukha ng Panginoon. Hindi natin alam kung may langit ba o impyerno. Kasi wala pa namang, kumbaga,
yung tao ay biglang nabuhay tapos may Abraham lang. Pero meron sa Bible. Meron sa Bible na amang Abraham, bigyan mo ako kahit isang patak lang ng tubig. Isang mayaman yon, pero hindi na pwede. Kasi siguro yung pagpatak ng isang tubig, okay? Pagbagsak pala ng isang patak ng tubig, wala na, lusaw na. Okay? Totoo po yung aming sinasabi kasi nasa Bible. Okay? So ngayon, magpipray po tayo. Susundan niyo po ako sa prayer. Okay, at matatapos na din po tayo. Let's pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasokin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mayroon na po ang last words na iiwan po sa inyo. Okay? Sabi po dito sa Romans 8:1 that there is therefore now condemnation, walk not after the flesh, but after the Spirit. Now, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Once tinanggap mo ang Panginoon, okay, saved na po tayo. Pero ang Diyos ang nakakaalam kung tayo po ay tumanggap sa Kanya ng taus-puso, na nampalataya sa Panginoon, ng totoo, tayo po ay maliligtas sa impyerno. Nawa, tayo po ay ligtas na sa impyerno. Okay? Nawa, tinanggap natin ang Panginoon ng taus-puso, ng buong-buo, ng tama at totoo. Alright? So, congratulations. Ngayong araw ay tinanggap natin ang Panginoon at ngayong araw ay ligtas na po tayo sa impyerno. Congrats po. At nawa, patuloy pa kayong lumago sa pananampalataya, magbasa ng Bible. Okay? If you want to learn more, okay? Ito po ay puro parable itong ating ating pinag-aaralan, binabasa. Okay? Ito po ay hindi po siya kagaya ng iba na medyo malalim. Pero ito lang po ay basic. Okay? Magkaroon lang po ng basic knowledge sa Bible. Okay? So, purihan po ng Panginoon. Okay? At, good morning po ulit sa ating lahat, and afternoon and good evening po. Alright, see you tomorrow and God bless.